Good day kayo sa video natin yan. Ay gagawin ko na ulit yung pagsagot dun sa iba pang mga natitirang question na pinadala nyo dito sa channel natin. Masaya ako lagi sa pagsagot dito sa mga question nyo. At masaya na nakakatulong ako dun sa mga iba na mga newbie, makaranihan sa mga newbie na masagot yung mga katanungan nila about running. So simulan na po natin yung video natin for today. First question natin is, galing kay Sir at Kritopi, sabi niya. Sir, pwede po ba siya i-pair sa heart rate strap via Bluetooth? Mababawasa po ba yung reading ng strap? Referring po yung question niya sa Miss Beat 5. Ang ibig mo niyan sabihin, di ba meron po kasing mga heart rate monitor. Actually, meron po tayo ngayon dito, heart rate monitor. Na strap, strap type po siya. Yun yung nilalagay po siya dito sa chest. So yun, dati hindi ko siya masagot. Sabi ko sa kanya, babalikan ko siya. Dahil hindi pa po ito dumarating. Actually, ito nga, i-review ko to. Hindi ko pa nga po nagagawa ng review. Pero na-testing ko na po ito. Ayun, unfortunately, hindi, wala pong option dun sa Amazfit Bip 5 na pwede i-connecta yung heart rate na strap monitor sa kanya dun sa Amazfit Bip 5. Sa iba pang rulo po, meron po talaga mga features na ganun na pwede mong i-connect yung strap na heart rate. So, unfortunately, sa Amazfit Bip 5, tinesting ko, wala po siyang gano'n na option na pwedeng kabitan ng heart rate na strap monitor. So, yung next question natin po ay galing kay Sir at Joshua Magtibay. Sabi niya, hello sir, newbie runner po ako and nagbabalak po ako bumili ng gantong GPS watch regarding po yun sa Amazfit Bip 5. Ang unang tanong niya, paano po kaya siya makakatulong sa pagtakbo ko? So, yun po, makakatulong po yung GPS watch. Siyempre, pang monitor natin ng distance natin. Masarap po talaga na ma-monitor mo yung distance mo. Lalo na kung, siyempre, from zero ka, hindi mo alam kung gano'n na tatakbo mo, masarap po talaga na, yun niya, small achievement na makita mo na unti-unti, week by week, nag-improve ka na yung endurance mo sa pagtakbo. Kung dati, ang kaya mo lang takbuhin, around 500 meters, and then gradual, nagiging 700 na, hanggang sa makabuo ko ng isang kilometro. Yun po, yun talaga isa ng meruuno, pansukat ng distance. So, yun niya. So, muna doon, siyempre, pag masaya ka na sa distance, makita mo naman doon yung pacing. Siyempre, yun niya. Makakatulong yun sa overall na improvement mo. So, question na pangalawa niya is, paano gagawin ko sa mga data na makukuha ko sa application nito? Yun niya. Ang muna makita distance, and then, eventually, aaralin mo na rin yung pacing. Siyempre, makapriorize ka. Gusto mo, uy, ito pala yung speed ko dati. Tapos, ngayon linggo na to, ito na yung kaya ko. So, nakakatuwa. So, siyempre, pinakamahalaga yung heart rate. Dahil sa pag-zone 2, yun niya, dahil pag newbie, lahat naman tayo gagamit ng zone 2 during our running career, kahit sabihin natin na elite ka na nagso-zone 2 yan. Lahat tayo nagso-zone 2. Iba-iba lang tayo ng intensity na kayang gawin sa zone 2. So yun, talaga nakakatulong yung mga data na makukuha mo dun sa relo para makatulong sa training. So hindi lang siya puro pang-flex dun sa Facebook, sa pang-my story. May silbi po talaga lahat ng data nakasulat dyan. So yun niya, lalapag yung manari. Hili yung mga ruta na tinatakbuhan mo, maganda rin na makita mo kung gaano yung elevation or yun, kung gaano ba kahirap yung effort na binigay mo, makita mo dun. Siyempre, pag nakita mo, mataas pala yung elevation na tinakbo mo. So, pangatlong question niya, kapag ba tumatakbo ako, kailangan ko dalhin yung cellphone ko or kahit relo na lang? O, yun. Dati na uso kasi yung mga, dati ano, matagal na po yun, yung mga smartwatch na kailangan dala mo pa yung relo mo. So, ngayon po, GPS watch po ang tawag dito, siyempre. Nakakonekta na po tayo sa satellite natin sa outer space. So, yun, malolocate ka po niya kahit saan ka magpunta. So, mangyayari po niyan, kailangan lang po, tatandaan po natin palagi. Ito po yung numero uno na pagkakamali ng iba. Lalo po sa Amazfit na brand. Siyempre, pag po in-open natin, di ba, bago yung relo natin, install natin yung app. Kailangan po yung app nyo na ininstall na ng relo nyo ay sa inyong cellphone. Huwag po tayong magkakamali na cellphone ng kaibigan natin. Dahil ilan na po yung mga kaibigan ko na gano'n na bumili ng Bip 5. Pag tinanong mo, hindi accurate. Normal po talagang hindi magiging accurate. Dahil yung pong kapit, yung pong pinag-installan niya is kabilang barangay po yun. Eh kailangan po sa Amazfit Bip 5, at least lagi pong nakokonect yung relo niya dun sa mismong app ng cellphone para po ma-update yung GPS. Pag po hindi nangyari, hindi natin yun na reconnect or na connect man lang at least once a week, hindi na po yung magiging accurate, nanguhula na lang po yan. Kaya po yung iba yun yung nire-reklamo, bakit daw hindi accurate? So, ang sagot po doon, numero uno,
dahil po hindi nakokonect yung relo dun sa cellphone na application. Mahalaga po yun para mauli, masync yung GPS niya or ma-correct yung GPS connection niya. So yun, tanong niya, yun niya, hindi niya na kailangan. Bali, pagdating mo naman sa bahay, automatic yan. Once na na-detect nung cellphone mo yung relo, kusa naman na magsisync yung data. So, makikita mo na agad yung result ng takbo mo. So, next question po ay, sabi ni Sir at Bin Jun, masukay natin yung mga question. So, iba kung mahihiya, okay lang naman po kahit, yun yan, mahinam yung nagtatanong syempre. So, sabi niya, hi sir, pag sa long run nyo, ba nagpo-pause kayo ng watch while walking or tuloy-tuloy lang po? Run safe always, sir. Madami kang na-inspire sa pagtakbo. Isa na ako doon. Maraming salamat po. So, yun niya. Yung mga ganyong comment ninyo na pag-inspire din sa akin. Hindi lang po kayo yung na-inspire. Pati po ako. So, maraming salamat po. Ang sagot ko po doon ay ganito. Kasi yung relo ko po, nakaset po yun ng auto-pause. So, pag nag-stand still po ako, yung hindi ako gumagalaw, magpapause po siya ng kusa. O, bakit ko po yun sinet ng naka-auto-pause? Kasi, para po sa akin, pag po sa training, kunwari long run, hindi ko po binibilang yung oras na nakatayo ako. Kunwari, minsan, syempre, bibili ka kunwari ng tubig, bibili ka ng buko. So, matagal yun, syempre. Eh, hindi naman yun kasama dun sa, ano mo, sa workout or yung tinatawag na, yung oras ba ng legs mo na tumatakbo? Yung tinatawag na time on feet, di ba? Yung ibig sabihin yun yung oras na tumatakbo ka. Hindi ko na po yun binibilang. So, hindi naman yun masama na sabihin ng iba, nagpo-pause ka pala eh. Hindi naman po yung masama, dahil training naman po yun. Alam niyo po kung ano yung masama. Ang masama po yung iba, nakakita niyo po yung iba, magpo-pause sila ng speed session nila. Napakabibilis, di ba? Kunwari, 5K, makakita mo, 5K nila, 18 minutes. 18 minutes. So, sa training sila malakas. Dahil ang ginagawa po na iba, every 1 kilometer, magpapahinga, ipo-pause. Pag po nakapause, siyempre, hindi yun makakasama sa marirecord. So, after na lang magpahinga, nagpahinga sila 2 minuto. So, tira uli sila. O, tatakbo uli yun. Ang mali po dun, sana nilalagay nila na with pause time yon yung mismong record nila. Dahil yung iba, hindi po talaga, sinasadya po talaga ng iba na hindi sabihin na may pause time. So, siyempre, magmumukhang ang bilis nila. So, yun niya. Hindi naman may kakaila dahil lagi namang laro pa rin yung yung magde-decide ko ano na yung narating mo, hindi naman yung pinopost mo sa Facebook or sa any social media. O, yun yung po yung sagot doon sa tanong, talaga pong naka-autopost po yung relo ko. So, next question po ay galing kay Sir at Mark Anthony Galang. Sabi niya, regarding po sa Miss Bitbit 5 ulit, sabi niya, sir, ask ko lang saan po makikita yung elevation gain. In-explore ko na po yung sa setup, di ko po makita. Thanks po. So, unfortunately po, yung Amazfit Bip 5, wala po siyang elevation or altitude na data kayo makikita. Yun nga po, totoo yung sabi niya. Kahit explore mabuti yung setup, wala po. Ako po, meron pa ako ng isang relo, yung Amazfit na Pace, yung po yung mas una kong relo. Yung po, meron po yun eh. Meron po siya, hanggang ngayon nagagamit ko, with the same use na setup, yun din yung mismong app. So, i-prepare mo lang din naman kasi yung relo mong isa. Meron po yung elevation, tapos meron din siyang altitude na lumalabas na data. So, ibig sabihin, ito pong Amazfit Bip 5, wala po na data. Talaga tayo makikita rito na about sa elevation. So, malamang dahil tinanggal nila, inalis nila dun sa pictures ng relo yung pagsukat ng altitude tsaka ng elevation. So, yun, wala po talaga tayo makikita dun. So, yun, maraming salamat po. Dito ko po muna tatapusin yung mga question natin. Marami na po uling question na pumasok eh. Pero kailangan po natin putulin dahil naging sobrang mahaba na. So, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagsusupport sa akin. Sa patuloy pong pagsasend ng mga question, maraming pong salamat. Napakasaya po at masarap sumagot dito sa mga question nyo. Welcome na welcome po yung mga newbie question. So, dito po welcome po kayo. Sasagutin ko po ng abot ng aking makakaya at saka experience lahat ng mga tanong nyo. Muli po maraming salamat. Sana patuloy nyo po ako subscribe. Paki-like po yung mga video natin. Paki-comment po yung mga tanong nyo. Paki-share din po yung video natin sa iba, sa mga running friends natin para yun nga po lalo pang lumaki yung running community natin. Muli po maraming po salamat. Ingat po kayo sa takbo nyo. God bless po sa lahat.